Aubrey, and welcome back to my channel. It's been a while, it's been a year, mga didiwawa, and I'm back again. So ayan, ngayon na lang ulit ako nakakapag-vlog, and nandito ako ngayon sa Pampanga, at mag-enroll ako dito sa HAU. Waiting game tayo, mga didiwawa. Hinihintay natin si Gwen. Sabay ko siya mag-enroll. Ang tagal-tagal niya. Ako pa yung tagalaon yun, ako pa nauna. And hinihintay ko si Gwen dahil siya ang kasabay ko mag-enroll today. So in this video, mga didiwawa, tutur namin kayo dito sa campus ng HAU sa mga accessible na spot. Kasi yung iba kasi limited na and yung iba sinara na nila. So sa mga gusto mag-aral dito next school year, ganon. Ipapakita ko kayo, tutur ko kayo ngayon sa video na ito para meron kayong glimpse of HAU campus. Na-miss ko kayo, mga didiwawa, ha? It's been a while. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Gagala tayo sa buong campus ng HAU. Though safe naman kasi maraming mga guards and may mga area na pwede kang mag-disinfect. So safe na safe dito sa HAU campus. Pagdating sa mga ganitong bagay, safety, HAU talaga maaasahan, mga didiwawa. So I'm really proud sa school ko din. Na kahit minsan may issue, ganon. Pero maganda talaga siyang school. Ang ganda talaga ng sunlight dito. So punta natin si Gwen. Andyan na daw siya sa entrance. School! O, diba? Ang cute! Teka lang, hinahanap ko si Gwen. Ayan na siya! Napakatagal! Taga-Pampanga po siya, pero mas nauna ako, no? O, tingnan mo. O, jawain niyo na po! She's single! Oo, na-busy siya. Sabi nila ako kinukulit. Kailangan ka mag-upload. Tapos sabi ko, teka lang, ang dami kong ginagawa. Last month nga di siya nakapag-vlog. Ang tagal, apakatagal. Ang tagal na kaming naghintay sa vlog niya. Sorry. Kumuha kami ng number sa lobby. Doon. And ang kinuha ko is yung number 25. And kay Gwen is 26. Babayad na kami. Kita lang dyan. So we're done paying. Ganun lang siya kasimple. Tayo, pupunta na kami sa faculty ng SHTM dahil part kami ng hospitality management. Kaya dun kami sa faculty ng hospitality management pupunta para magpa-set ng schedule. So kung former student ka naman na HAU, madali na lang mag-enroll. Unlike sa mga transferee talaga na napakahaba ng process. Bayad na! HAU, masaya ka na! Pagkasa lang hindi namin na-enjoy yung pera namin. Kasi wala kaming kupe! Dito kami tumatambay before. Kami latte. Ano, nakakamiss? Tapos may canteen doon, guys. Doon yung canteen. Yellow canteen ang tawag doon. Ito naman is library. So ito yung building naman. St. Therese. Masahin mo ka! So this is how we choose our schedule, guys. Si Sir ang namimili ay nagpapakita sa screen kung ano yung kukunin naming schedule. So yan. May mat pa 5. Kung maglaboratory, Sir 5 din. Regular, pero hindi ako naka-block section. So hindi ko kaklase sila. Hesi, ay hindi. Kaklase ko sila possible sa ibang subjects. So ayun, tapos na kami mamili ng schedule namin, mga didiwawa. And sobra kaming problemado kasi late kami nag-enroll. So na-close na yung ibang mga schedule. And napunta sa amin yung mga no choice. Eh, hindi ako morning person. Simula freshman ako, nasa afternoon classes ako. Tapos second year, first sem is nasa night class ako. Tapos bigla masiswitch siya. Morning to afternoon. So guys, hello. I-tour ko kayo dito sa HAU. Yan. Nakikita nyo ba yan, guys? Hindi ko din alam kung ano. And may mga statues ng angels doon. Yung seven archangels. Yan, seven archangels. Ay, nandudoon po. And, dun din po nilalagay yung Christmas tree na malaki. Nag-entrance exam ang mga transferee dito sa Holy Angel University. Dito din yung dorm. Kung nagtatanong kayo kung may dorm pa sa loob ng campus na HAU, yes, may dorm po. At ayan siya. Ayan.
sa ano niya, sa baba, dyan yung, di ba, yung sa mga tourism, yung office ng tourism ng dyan, yung admin ang dyan, and yung pag-entrance exam ng mga transferees, and pagtambayan ng mga nagdo-dorm dyan, ay nandyan. Next is, eto, hindi ko mabasa yung San Francisco de Javier. Yan. But that's St. Marta. Yes, meron po kaming hotel dito sa loob ng campus. Ang library namin dito sa HU, guys, ay may 2 floors. Second floor agad, saka 3rd floor. Doon, dyan. And so, guys, dito nire-raise yung flag namin pa nag-flag ceremony. Pero never ko pang naranasan mag-flag ceremony dito sa HU, ah. Kasi after ng class po kami. So, dyan ang flag. Ayan. And guys, nakikita nyo ba yung Holy Angel University doon? So, dito tayo. Dito mo nagpipicture yung mga nag-graduate, guys. Dito nila binabato yung diploma nila. And soon, kami din nila Gwen. So, as you can see, mga history. My favorite spot. Dito sa school, museum to ng ano, Angeles City, di ba? Mm. And nandito yung mga kapangpangan history, kapangpangan culture, ganyan-ganyan. And nandiyan lahat yon sa loob. Lahat ng mga artworks, languages, ganyan. Andiyan lahat sa loob. And meron din mga exhibit dito, like paintings and mga artworks ng mga kapangpangan artists ay nandito din. And meron din kami parang andito, alam mo yung 3D watching. Nagti-3D din kami, tapos pinapakita doon yung lahar, ang pinatubo eruption, and yung pag-ano ng lahar dito sa buong Pampanga. Pati na rin ang history ng Pampanga, sinow sa amin. Dito rin nagpa-practice, kunyari pag may street dancing kami, or may competition, dito kami nagpa-practice. Kasi ang luwang. Mm. Isa sa mga good facilities dito sa HAU ay ang Cafe One. Dito naman, ito yung restaurant ng mga students. Kasi dito yung nag-OJT yung mga students, tapos yung pera na nakukuha nila sa kanila mismo yun. Is ito yung HAU Chapel, and ito ang HAU school bus na hindi namin nagagamit. Ito ang senior high building, nursing building, and yeah, ayan, ito ang itsura niya. Tapos ang laki ng PGN, guys. Yan, that's our building. Pinakamalaking building. So that building naman is halo-halo din ang naka ano dyan. Halo-halo din yung mga nag-aaral dyan. Minsan nandiyan dyan yung mga junior high, senior high. And guys, gusto ko lang na malaman nyo na meron ding building ang HAU sa mismong mall. Sa Entech, guys. Huh? Alam nyo, sa Entech, may sarili silang building pero connected siya sa New Point. So, connected siya sa mall. So, anytime na gusto mo mag, ano, pumunta sa mall, bababa ka lang sa building nyo. Pagkababa nyo, nasa mall ka na. So, sabi nila yun daw yung pinakamagandang building and pinakamalamig na building. Dito sa building ng APS, guys. Ito building mix. Kasi yung mga nag-ano dyan yung nag-stay. Kasi naman, pag college ka kasi, by schedule kasi. So, pwedeng mahiram yung room mo kapag wala naka-schedule na students. College students. And maraming pagtambayan dito, guys. And guys, tignan nyo. Ito yung canteen namin. Ang sasarap ng mga tinda dyan. Ngayon, tignan mo. Empty na siya. Mapapansin nyo. Actually, may main building ang engineering eh. Ang creepy ng building nila. Oo, kasi matagal na siyang building, guys. Sobrang luma niyang building. Kaya sa mga nag-iisip dyan na mag-engineering, good luck. Yeah. Punta tayo sa engineering building. And ang creepy doon, promise. Di ba nung nag-exam tayo doon, ang creepy. Oo. So guys, ito yung mini gym ng HAU. Dito nagba-volleyball. Dito din nagpa-practice yung mga aeronautical, engineering yung kanilang mga gagamitin sa kung ano-ano man. Doon ko lang sila nakikita, nag-PPE kami dyan. Nakikita namin silang may ginagawa doon sa may room doon banda. And dito, hindi lang sa volleyball court. Dito rin ang basketball court. And marami nagpa-practice dito ng dancing or anything na pwede ma-practice yan. Dito rin nagkakandak ng PE class ang mga PE teacher kapag puno ang gym. Kung gusto nyo makita yung gym, eto siya. So guys, ito yung gym ng HAU. Diyan ako nag-vlog nung PE namin. If you can remember yung vlog ko na HAU, ganyan-ganyan. Guys, dito kasi sa labas niya may mga court, mga basketball court. Kasi talaga, pag napuno, alam nyo guys, sabay-sabay kasi yung college.
senior high at junior high at saka mga elementary na gumagamit ng spaces na ito. So kung puno kami sa gym at puno yung schedule ng morning to afternoon, dito naglalaro yung iba. Dito nag-PE yung iba, dyan. Pinupuno nila yan, guys. At dito rin, ino-occupy nila. So, ayun, marami kasing student dito talaga. Yun lang ang problem dito, sobrang daming student. So, napaka-imposible mag-face-to-face. So, guys, dito pa lang sa building ng engineering, aeronautical, something like that. Basta engineering, architecture. Dito ba yung architecture? I think so. Oo, dito yung architecture pala. Kasi, minsan ginagamit nila yung PGN. Ito siya. Ang baka-creepy. Nice siya, naka-aircon, pero creepy siya. Creepy siya. Kasi merong time na nag-exam kami dito, and sobrang creepy, promise. And dito palang, ambience palang, guys, ang tahimik. At saka nasa dulo kasi siya, nasa pinakalikod-likudan siya ng campus. Ayan na. So, guys, tignan mo naman. Diyan palang. So, parang gumagamit dito, actually. Ang dilim. Uy, nakakatakot. Para siya, mga school ng mga madre, ganun. Mm, yung super yung duper Catholic girls, school. All girls school, ganun. Tingnan sa taas. Ano ba kami mo, ano? Ngayon. Ganyan. Pero kung may nahuli yung camera ko. Tinakot ang sarili. Creepy. Sacred Heart Building. And ayaw guys, dito si Jesus yung aeronautica. Ito yung building ng aero. Mga nag-aeronautical engineering dyan. Kasi merong time na nag-volleyball kami. May ginagawa sila dyan. So, yun. Doon ko lang naman nalaman. Alis na tayo, guys. Ang creepy talaga. May exit ba? Ang tayo exit. Kasi, no. Buti na stands nilang mag-ano. Ganyan sa Sacred Heart. Uy! Uy, umayos ka! Wala ko ginagawa. Ito ginagawa. Natatayin ako, guys. Kasi natatakotan pa kami kasi may tapos ang layo ng CR. So guys, dito tayo sa ano, sa first floor ng PGL. Dito sa building na to may elevator. Most na mga buildings dito may elevator. Ito tayo. Tatay siya. Oh, naku kami. So this is our CR. Guys, every floor may CR. At ako'y Taki na siya. Dito naman. Magtatayin kayo sa pinakanuloy. Bye-bye. Tip niya lang. So guys, ito yung ano, ground floor. First floor ng PGN. May underground pa to, guys. Ayan. So dun kami sa fifth floor. Yung underground din yung canteen. Sixth and fifth. Oh. So we have our elevator. Ayan. Kahit malate-late na kami, hindi kami papayag na hindi makasakay dyan. Dalawa naman siya at meron din dun sa kabilang side. So that's it for this video, mga didiwawa. I hope na nag-enjoy kayo. I'm very sorry ngayon na ulit ako nakapag-vlog. So naging busy lang talaga ako sa mga bagay-bagay. And I hope you understand that. Miss ko to. I really hope na maging okay na ang lahat para back to school ulit tayo. Kasi talaga umay ang online class. I hope you enjoyed this video. If so, don't forget to give this video a thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell below to be notified on my future videos. And always remember that God loves us. Stay alive. Para mga didiwawa!